Jeffrey, ilan ba talagang poste ang nabuwal? Kabayan sa tala ng Manila DRRMO, 6 na poste ng Meralco at 2 poste ng Telco yung nabuwal dito. So sa ngayon, kabayan, yung majority sa 6 na poste ng Meralco ay naisaayos na at naigilid na sa kalsada. Pero patuloy pa rin ang clearing operation, kabayan, dahil napakarami pa rin na nakakalat dito sa kalsada na nagkaputol-putol na kable. Dulot iyan ng pagbagsak ng mga poste. Parang hinila isa-isa ang mga poste na ito sa Binondo sa Maynila matapos sunod-sunod na magbagsakan sa gitna ng kalsada bandang alauna ng tanghali kanina. Naputol mula sa pundasyon ang mga poste at kasamang nagkaputol-putol at lumaylay ang mga kawad ng kuryente. Damay pati ang poste ng ilaw. Nabagsakan ang isang nakaparadang SUV. Dumagan din ang mabibigat na kable sa ilang motorsiklo, bisikleta at tricycle. Agad nilapatan ng paunang lunas ang mga nabagsakan ng poste at kable. Nakaangkas sa motor si Beverly pero napilitang tumalon para iwasan ang pagbagsak ng poste ng ilaw. Nakita namin, pa-collapse na tong isang poste dito. Hindi naman namin na malayan, lumiko kami. Ngayon, pagliko namin, yung dragon naman po yung nakapay sa amin bumagsak. Magde-deliver naman ng prutas ang magpinsa na sina John Michael at Jofer nang maabutan ng pagbagsak ng mga poste at kable. Biglaan lang po, kaya nablanko na lang din po kami kasi nagulat kami ba't bumabagsak na po yung wire. Pagtula ko po, nakalabas kaming dalawa. Baluktot na po tong bike ko, saka yung bike niya naipit po doon. Kuwento ng ilang nakakita sa insidente. Unang bumagsak ang posting katabi ng simbahan hanggang sa mahila ang iba pa. Biglang nagsigawan mga tao, pagsilip kong ganun, eto na, bumagsak na yung poste pero dahan-dahan siya, hindi biglang ganun. Sumunod na lahat yung mga nandyan. Ayon sa lokal na pamahalaan, iniimbestigahan pa kung sadyang bumigay ang mga poste o may sasakyan na sumabit sa mga kable. Inaalam din kung ang pagbagsak ay dulot ng mga nakakabit na bakal mula sa mga telco at cable TV. Bari isa po yung sa dahilan at kung nasabitan po ng mataas na sasakyan, yun po yung pinag-aaralan. Yung pong pinakamalaking makikita nyo na bumagsak dyan, bagong palit lang man po nila yun, hindi naman po nila napapalitan na sabay-sabay. Kung meron naman po medyo na katagilid, meron naman po silang nilalagay na katabi at pansamantala para hindi po magtuloy-tuloy ang pagbagsak ng poste. Tiniyak naman ng Meralco na hindi substandard ang kanilang mga poste. Bago kami magtatayo kasi ng poste, dumadaan talaga sa standards namin yan. Ano, tinitingnan namin kung ano yung talagang angkop na, kung ano, na tinatayo namin na poste. Ini-inventorize namin ngayon, no, ilan talaga yung naka-attach. Ano, kasi it's possible na baka yun ang nag-trigger ano, ng pagbagsak. Kabayan, sa ngayon no, ay walang kuryente dito sa paligid ng area. Kaunti lamang naman kabayan, hindi naman itong buong Binondo. Kaya sabi ng Meralco ay bukas ng umaga ay tiyak na maibabalik na ang supply ng kuryente. Sa daloy naman ng traffic ay hindi pa rin pinapadaanan itong Quentin Paredes at Ongpin. Pero ayon sa Manila DRRMO, maya-maya kapag natanggal na kabayan itong mga nagkaputol-putol na kable ay padadaanan na muli ito sa daloy ng traffic. Kabayan. Jeffrey, napansin ko sa malapit yan sa may Binondo Church. Kabayan, katabing-katabi mismo ito ng Binondo Church. Yung Ongpin Street na sa gilid mismo ng Binondo Church, yung paliko ng Quentin Paredes, doon yung nagbagsakan ng mga poste, kabayan. Kung sinasabi baka daw nahila ng truck, pero sa CCTV ay may nakita ba ang truck na humila? O talagang bumagsak yung poste? Kabayan, doon sa CCTV na kuha ng barangay na ibinigay ng Manila Public Information Office ay wala namang nakita no, na mas malaking sasakyan o truck na bumangga o sumabit doon sa poste. Ang nakita doon sa CCTV, kabayan, ay ang unti-unting pagbagsak lamang ng poste patungo sa kalsada. Pero hindi daw kasi kita yung ibang bahagi dahil nagka-domino effect nga yan, kabayan. Kaya umabot sa 6 na poste yung nagbagsakan. Kaya tinitignan pa rin, kabayan, baka doon sa ibang area ay may tumamang malaking truck, kabayan. Okay. Ilang kotse naman ang daganan?
Kabayan, sa ngayon, anim. Sa anim na iyan, kabayan, may kasamang isang bike, kabayan. Pero ang kanina nakita natin, ang isang SUV, yung medyo malaki yung damage, nabasag yung kanyang windshield, kabayan. Maraming salamat, Jeffrey Hernandez. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.